mga kamani Muppet, naririto na naman tayo sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin natin na pampaswerte sa araw na to ay walang iba kundi ang mahiwagang asin. Asin na makapangyarihan, asin na nagtatanggal lahat ng kamalasan, asin na nagtutulong sa atin para tayo ay mamuhay na may matagumpay na buhay, asin na magtatanggal ng lahat ng mga espiritong hindi natin nakikita, mga espiritong ligaw at mga espiritong nagdadala ng kamalasan. At kung lagi ka namang negatibo sa iyong buhay, makakatulong ang aroma ng star anise at swerteng dala ng star anise ay ibibigay sa iyo upang halimuyak pa lang ito ay magbibigay na ng positibong bagay sa buhay mo. At syempre, isang butil na bawang na bukod sa pagtanggal ng negatibong enerhiya ay nakakapagpaalis at nakakapagtanggal din ng bad spirit sa loob ng tahanan, katulad na lamang ng asin. Kaya't kung nararamdaman mo ang bigat ng buhay, marami kasi sa atin ang namumblema sa pera. Marami sa atin ang nahihirapan at kapos na kapos na. Marami sa atin na tinitiis na lang ang araw-araw na kahirapan. Pero meron naman tayong pwedeng gawing solusyon at paraan. Unang paraan ay magtrabaho tayo at magsumikap. Dahil daig ng masikap, ang taong nagsisikap ay nagtatagumpay. Pero syempre, para lalo nating maakit ang mga positibong bagay sa ating buhay, kinakailangan din nating akitin ang mga ito sa pamamaraan ng paggawa ng isang ritual. Lalo pa kung ang ritual na yan ay napakaswerte. Sa pamamagitan ng paggagawin nating ritual na to, na maaari nating ilagay sa altar para ang aroma ng star anise ay sumingaw at para lahat ng kamalasan ay mahit-hit at mahikop ng asin at matanggal ng bawang, ilalagay sa altar at makakatulong ito para gumaang ang ating buhay, gumaang ang ating pakiramdam at gumaang ang buhay na ating nararanasan. Sawang-sawa na kasi tayo sa kahirapan at hindi kayo nag-iisa dyan. Dati ko ring nararanasan ang sobrang hirap ng buhay. Pero syempre, una kong ginawa ay nagsumikap. Basta't manalig lamang kayo at magkaroon kayo ng positibong isipan na lahat ng kahirapang dinadalas nyo ngayon ay matatapos. Dahil kapag palagi positibo ang isipan nyo at inisip nyo na lahat ng to ay matatapos at magsisikap din kayo, sasamahan nyo ng pagsusumikap at pagtsatsaga at aakitin pa natin ang swerte gamit ang ritual, tiyak na mababago ang buhay nyo. Kung ako nga nabago ang buhay ko, kaya sinishare ko to sa inyo para kayo ay mabago rin ang buhay nyo. Alam nyo kasi kung dati isang beses sa isang araw lamang kami kumain, ganun kahirap yung buhay namin. Niminsan nga wala kaming pagkain. Nagtitiis kami sa buong maghapon na natutulog ng walang laman ng tiyan. Pero bakit nung ginawa ko to ay nagbago yung buhay ko, nagkaroon ng improvement? Bakit kung nangyari sa akin, maaaring mangyari din to sa inyo? Kaya nga gusto kong i-share. Simple lang naman yung mga sangkap. Kung hahanapin nyo naman yung star anise, napakadali lang naman hanapin ito. Marami nito sa palengke. Pero kung talagang wala kayong mahanap nito sa palengke, pwede kayong magtungo sa Lazada. Star anise kasi, yung aroma niyan, kahit ngayon amuyin nyo, grabe. Kapag gising nyo pa lang sa umaga, kapag meron kayong star anise na sumisingaw sa kabahayan mo, pag gising mo pa lang, positive na agad yung aura nyo eh. Positive vibes ka na agad eh. At alam nyo ba ang magiging resulta kapag positive na ang aura, positive vibes ka na, positive din ang magiging kilos mo. Positive din ang magiging resulta nun. Kaya papansinin nyo, sino ba yung nagtatagumpay? Mga negatibong tao o mga positibong tao? Hindi ba madalas sa mga nagtatagumpay ay mga taong positibo? Nagtatagumpay sila dahil hindi sila humihinto sa pangangarap. Hindi nila tinitigilan ang pangangarap nila at ginagawa nila ng aksyon. Kaya ngayon matagumpay na sila. Kaya't hindi rin malabo na mangyari sa iyo yan. Kaya't kung meron kayong mga taong sa paligid nyo na ninenegative kayo, palagi kayong sinasabihan ng hindi maganda, palagi kayong sinisiraan at sinichismis, minamata at minamaliit, huwag mo silang intindihin. Basta't mag-focus ka lang sa ginagawa mo.
Dahil ang mga tao na yon ay yung mga taong walang pangarap. Pag sumama ka sa kanila, magiging katulad ka rin nila. Pero pag iniba mo yung landas mo, magtutungo ka sa magandang landasin. Kaya yun ang piliin mo. Landas na maganda, para yun ang tatahakin mo. Siyempre, para mas tahakin mo ang landas na maayos at maganda, tutulungan ka rin ng mga ritual na ginagawa natin. Simple lang naman at napakamura lang naman ang gamit natin. Pero ang mga ito, ang laki ng bagay na maaaring maidulot sa buhay natin. Kaya huwag kang magpapawala na to at ilalagay mo lang ko sa altar, tiyak na siswertihin. Una natin gagawin ay kukuha ka lang ng maliit na baso na merong asin. Okay? Kalahati lang para hindi na tayo masyadong magastos sa asin. Kasi pareho naman ang swerte. Puno yan o kalahati, pareho pa rin ang swerte na bibigay sa atin. Kaya kalahati na lang para hindi naman tayo magastusan. Papalibot mo lang po yung star anise. Yung mga star anise sa katulad nito, okay pa rin yan. Walang problema. Kahit hindi po, walang problema. Ito naman po, o diba? Papalibot mo lang dyan. Ito yung pang last. 5 piraso. Kung malaki yung basong ginamit nyo, mas marami. Basta kailangan kasi, ididepende nyo yung bilang ng asin sa liit ng ginamit nyo. Kung mas malaki, pwedeng 6. Okay? Ito kasi maliit na baso lang, kaya kasya lang yung 5. Kasi kailangan yung star anise ay maipalibot. Maipaikot. Para yung aroma nito, iikot din. Iikot sa buong kabayan. So, pag nangyari yon, pag umikot sa buong kabayan, mabibless na tayo nito. Magiging positive mo na tayo nito. Magkakaroon na tayo ng positibo at maaakit na natin ang mga positibong bagay sa buhay natin. Magtatagumpay na tayo. Ngayon, alisin naman natin yung maaaring maging hadlang. Yung mga negative vibes, mga bad spirit, na pwedeng mo lang para alisin natin yung mga hadlang na yan na pwedeng humadlang sa pangarap natin, ilalagay lang natin ang bawang sa gitna. Yan. Yan. Ito lang po magiging itsura ng ating ritual na ginawa. Ganito lang kasimple. Yan. Hindi ba napakadali at napakasimple lang gawin ang ritual na to? Pero ang laki ng nagagawa nito sa buhay natin. Okay? Dahil itong ritual na to ay matinding pangpaswerte ang nagagawa. Kapag meron ka nito sa tahanan mo, ay talaga namang hindi ka kakapitan ng mga kamalasan. Hindi ka na masasaid o mauubusan. Mababago na rin ang takbo ng iyong buhay. Basta't maganda tong ilagay sa altar. Bakit magandang ilagay sa altar? Kasi, di ba nga sa altar, lagi tayong nagdadasal, nakaluhod sa altar, dinadasalan natin yung altar. So, pag nagdadasal tayo doon, parang nadadasalan na rin natin yung ritual na ginawa natin, at habang nadadasalan natin yung ritual na ginawa natin, ay lalo tong nagiging mas mabisa. Kaya nga magandang maglagay nito sa altar. Pero kung ikaw ay hindi naman katoliko at wala ka namang altar, pwede mo itong ilagay kung saan kayo nagdadasal ng pamilya mo. At kung katoliko ka, dadasalan mo to bago mo ilagay sa altar, dasalan mo muna ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya. Dahil lagi kong sinasabi, lahat ng ating ritual na ginagawa, palagi mo munang dadasalan bago mo gamitin o ilagay sa isang lugar para ma-energize. Okay? So, kung ilalagay mo naman to, ilalagay mo na po to. Kung ilalagay mo na po to sa altar, so, lagi mo na po yung madadasalan. Kaya, mainam po. Kasi palagi na siyang madadasalan. Tapos, kailan po natin i-dispose kung tatanungin nyo ako, di ba laging may asin? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, kapag may asin katulad nito, titingnan nyo lagi at babantayan nyo kasi malas po na natutunawan ng asin. Ang isang resulta niyan, bakit natunaw? Eh, nakasipsip na po siya ng negative energy. Kaya natunaw yung asin, eh, marami na siyang nasagap na negatibong enerhiya. At dahil sa sobrang dami niyang nasagap na negative energy, natunaw na siya. So, kapag napansin nyo natunaw na siya, tunaw na po yung asin, ay pwede na po natin siyang palitan. Sa paraan ng pagpapalit lang po ay yung gripo nyo, bubuksan nyo lang, papaagusin nyo lang yung asin hanggang maubos siya. At pwede nyo na lang palitan ulit ng panibago. Pero yung star anise at yung bawang ay pwede pa nating gamitin ulit. Pwede na natin ulit ilagay ulit. Pagkalagay mo ng asin ulit ng bago, lagay mo ulit yung star anise at bawang, pwede na po ulit gamitin. Kasi hanggang hindi naluluma yung star anise at hindi naluluma yung bawang, eh hindi nyo naman kailangan palitan.
kasi pwede pang gamitin. Kapag natunaw yung asin, saka nyo palang i-dispose at papalitan yung asin ng panibago. Kasi yun po talaga ay nakakatulong. Dahil malas na po ang natutunawan ng asin. Tandaan po yan ha, malas na natutunawan ng asin. So, yan po mga ka-money magnet ang papaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang bagay na to ay magsisilbing gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalangin, kumikilos at magkaroon ng positibong isipan para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!